Magandang gabi, netizens. This is Ned Adriano. Kung bago lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. Also, hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog, kaya madilim ngayon, pag-usapan natin yung mga bagay na dapat nyong alamin bago mag-drive ng gabi. So without further ado, let's get right to it. So yun guys, since nandito na ako sa madilim, bigay ko na agad yung unang factor ng paligoy-ligoy. Kapag mas dumidilim ang lugar kagaya nito, dahil yung mga stock na ilaw na nanggagaling straight from the factory sa ating mga motor ay malabo. Habang mas dumidilim ang lugar, mas dumidepende tayo dun sa headlight. No, sa headlight natin, kasi yun lang naman yung source of light na meron tayo kapag sobrang dilim ng isang lugar. So habang dumidepende tayo sa headlight natin, dapat mas daan-dahan ng patakbo. Kasi gusto mo mag-iwan kahit papano ng space para makapag-preno ka kung sakaling halimbawa dito may tumawid na pusa o may lubak. Diba? Kung hanggang saan lang habot ng headlight mo, make sure na meron kang sapat na distance para makapag-preno in case of emergency. So yun yung unang-unan yung tatandaan kapag nagda-drive kayo ng gabi. Right? Always drive slowly at dumepende sa kakayanan ng headlight. Kasi mga hindi alam ng karamihan ng mga baguhan sa mga nagmo-motor, yung mga stock na ilaw ng mga motor, lalo na kung wala pa kayo minomodify dyan, is medyo malabo. Kagaya na ito sa akin, malabo. Basag-basag pa, sabog-sabog pa yung pagkakailaw niya. Naranasan ko na rin dati yung mga lumang motor ko, no? Medyo mahirap talaga yung headlight. So ayan yung una ninyong i-consider, yung headlight. Speaking of headlight, meron tayong mga tinatawag na auxiliary lights na pinapadagdag kung sakaling medyo mas malabo mata ninyo at kakailanganin nyo na extra ilaw para sa mga rides na mas madidilim. Alam nyo ba na ang karaniwan or kadalasang time ng aksidente sa motor ay between 9 PM to 6 AM. Diyan kadalasang may naaksidente sa motor. Kaya as much as possible ay gusto kong i-cover itong topic na to. Dahil lalong lalo na tayo pag nagla-rides tayo, diba, minsan madaling araw pa yung mga meet-up, or yung iba naman is panggabi sa trabaho. Kagaya ko dati, matagal ako nagtrabaho ng panggabi as a call center agent noon. At binabiyahe ko hanggang Alabang at ang dami ko nakikita ng aksidente. So napaka-importante nito. So moving on, tapos na tayo sa headlight. Okay, pwede kayo magpakabit ng mga auxiliary lights para makadagdag sa inyong ilaw kapag umuulan. Yung sinabi ko noon last time, pwedeng magpakabit ng mga dilaw na ilaw or all-weather lights kung tawagin nila. Pwede kayo magpakabit noon para mas kita ninyo yung daan. Pwede nyo ring gamitin yung ilaw na nagmumula sa nasa harapan ninyong sasakyan. Kung halimbawa, ayan, tricycle o kaya may kotse sa unahan ko, pwede nyo siyang gamitin ilaw para makita ninyo yung mas malayong kaysa sa naaabot ng headlight ninyo. Kasi minsan may mga mas malalakas talagang sasakyan na ilaw. Pwede nyo yung gamitin. At pwede rin kayong tumingin sa tail light ng nasa unahan ninyo para makita ninyo kung may lubak ba. Okay, kung makita nyo sila eh, kung pumapreno ba yan, magta-turn left, turn right, kung sobrang dilim talaga ng lugar, pwede nyo silang gamitin as a pattern, yung iba pang sasakyan na makikita ninyo. Kung kayo lang, talagang sariling ilaw nyo lang yung inyong aasahan. Kaya wag masyado mabilis magpatakbo. Isa pa sa dapat nyo isang alang-alang is to check yourself. Okay, kalimitan din kasi sa mga naaksidente ay nasa under ng impluensya ng alcohol, which is siguradong medyo manhid ka kapag ka nakainom ka. Kaya mas mataas din ang tendency na pwede kang madisgrasya. No, pwede kang malubak na hindi mo nararamdaman at medyo mas malakas ang loob mo magmabilis ng takbo. Kaya siguraduhin na hindi tayo nakainom. At isa pa, siguraduhin na tayo ay nasa tamang kondisyon. Dahil kapag tayo aantok-antok, pwede rin niyang mag-cause ng accident. So make sure na
nasa tamang kondisyon tayo. Kung inaantok ka, magkape ka muna, hinto ka muna, yosi break ka muna, 'di ba? Para magising mo 'yung sarili mo. Yung ganitong panel gauge, 'yung iba ay digital, 'yung iba naman ay nagpapa-modify pa. Siguraduhin ninyo na 'wag masyadong malakas 'yung ilaw ng mga panel gauge ninyo. Dahil 'yung mata natin, mataas ang tendency na sumunod kung saan 'yung maliwanag. So kung napakaliwanag nitong panel gauge mo, na ganyan, mataas yung tendency na dyan mabaling yung iyong attention o mata, imbis na nasa daan yung inyong mata, yun yung paningin, dapat nakafocus lang sa kung saan kayo pupunta. So isa yun sa mga dapat nyo i-consider kapag gabi, no? Isa sa mga common sense na lang din natin na dapat tandaan, you want to make yourself as visible as possible. Ibig sabihin, dahil gabi, madilim nga, gusto mo na yung mga nasa paligid mo ay mas madaling makita. Ganon din dapat yung ina-apply mo sa sarili mo. Kung malaking factor dyan ang pagpili mo ng kulay ng motor, kulay ng helmet, okay? Kagaya ko, itong motor ko is color black. Kaya may mga decal siya na reflective, na parang glow in the dark, medyo neon green. Malaking factor yon, kasi yung mga decals na yan is yung mga reflective decals, makakatulong din yan para mas makita ka. Kaya ako yung stickers na pinamimigay ko is kulay white para masigurado kong kitang kita. Tapos isa pa is yung kulay ng helmet, no? Yung mga helmet natin is dapat maging smart din tayo sa pagpili ng kulay ng helmet. Dahil yung mga helmet na kulay itim ay hindi yan masyado kita, obviously. Ang pinakakita talaga na helmet, kung kayo ay magdadrive ng gabi, ang pinakakita ay kulay puti. Puting helmet ang pinakakita. So, isa yung factor kung medyo nababaduyan kayo sa mga matitingkad na kulay na mga bagay sa motor is, sa totoo lang kapag gabi, ayan ay isa sa mga magliligtas sa inyo. Kaya ako dati yung motor ko ay kulay sky blue at meron siyang mga paint na kulay orange para siguradong kitang kita. Tapos ay napinalibutan ko din siya ng mga ilaw na nasa loob-loob para mas masiguradong kitang kita ako. Kung ayaw nyo naman galawin yung motor ninyo, pwede din na ang baguhin ninyo ay yung mga suot. Magsuot ka ng mga reflective na mga damit. May mga gears na reflective, may mga linings na reflective. Malaking tulong yon para mas kita ka sa daanan. Kasi tatandaan nyo, nakabike ka man o nakamotor, tatandaan mo, single lang tong motor natin, di ba? Hindi tayo kasing lapad ng mga kotse. Kaya siguraduhin mo, nakita ka as much as possible para yung mga tao, yung mga sasakyan sa paligid mo is maging aware na meron palang nag-i-exist na umaandar doon. No, kasi kung nakarely lang tayo sa headlight natin, sa taillight natin, ayun lang kita, napakanipis niyan. Minsan katuldok lang yan kung malayo tayo. So make sure that you gonna make yourself as visible as possible. Okay? Tapos, ano pa ba? May sasuggest ko. Yung helmet ninyo, pasasalamatan ninyo yung clear na visor. Okay, yung mga clear na visor na yan. Dahil kapag ka naka-smoke lens kayo, o kaya naman eh medyo one way lang yung inyong visor, yung parang yung mga smoke lens kung tawagin, yung pang araw lang. Talagang maano kayo dyan, mahihirapan kayo kung makakita sa gabi. So hanggat maaari is clear lens yung inyong gamitin, dahil napakahalaga na may lente, na may lens sa pagdadrive. Dahil pag wala, pwede kang talsikan ng mga bato na hindi mo napapansin at yung mga kulisap, mga insekto na talagang pepperwisher sa'yo. At pagka minsan pang amin, nasisirang salamin ng helmet dahil dyan sa mga insekto na yan. So as much as possible, gawin mo na visible. Gawin mo na nakakita ka, naka-clear lens ka, at meron kang protection kahit na salamin, na clear, na goggles. Suotin mo, 'di ba? Para masiguro mo na hindi tatalsikan ng mga bato o kung anumang mga bagay yung mata mo at nasisecure mo pa rin siya. At the same time, malinaw ka pa rin nakakakita. Okay, always check your lights. Okay? Check mo lagi yung mga ilaw mo.
kapag ka kung umaandar pa ba, kung gumagana pa ba, check mo rin palagi yung iyong mga gulong, ang iyong makina, check mo palagi kung wala bang problema. Kasi kapag madilim, tapos sa daan ka inabutan ng aberya, is masyadong mapeperwisyo ka lalo. Diba? Mas mahirap humanap ng solusyon kapag kagabi. So, ayun lang siguro yung mga tips ko. Marami pa ako siguro nakakalimutan. Kung ano may nalimutan ko, please comment down below. Kung nagustuhan mo, give this video a thumbs up. So, yun yung mga tatandaan ninyo. Sana nakikita ninyo yung nakikita ko, or maganda yung bato ng lightning sa camera ko kahit na gabi. Share nyo sa mga mahal nyo sa buhay, and also mag-subscribe kung gusto nyo pang maging informed sa mga ganitong klaseng video. Thank you all for watching. See you on the next vlog. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now. So yun, bago tayo matapos, shoutout muna sa mga following netizens na nagpapa-shoutout dyan. Kay Jimmy Aboy Jr., shoutout sa'yo. Kay Jojo Lozada, shoutout sa'yo, Paps. Kamusta ka na? Kay Billy Joe Abuabo, shoutout sa'yo. Kay Renzo Rongabilia, yan, mga OG na netizens natin. Shoutout sa inyo, guys. Sino pa? Si Dogs Motovlog, shoutout sa'yo. Kay Mark Eldridge Rayos, shoutout sa'yo. Kay Errol Brown, kamusta kayo dyan? Kay Archie Tan, shoutout sa'yo. Kay Lancer Alexander, shoutout sa'yo. Kay June Tuazon, shoutout sa'yo. Kay Nikki Polestico. Kay Don Don Flores, shoutout sa'yo. Kay Darwin Mendoza. Richard Avenido. Kay Good Game. Ayan. At kay Bern Abundat, yung kapatid ni sa Red Sweet Potato, na nagbukas na siya ng YouTube channel niya. Maraming salamat sa panonood. Sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo sa baba. This is Nelo Riano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.